Kontra ang Commission on Human Rights na armasahan ng mga sibilyang tutulong sa anti-criminality campaign ng pamahalaan. Pero sabi ng PNP, para lang naman din yan sa kaligtasan ng volunteers. Magbabalita si Patricia Mangune. Gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte na padaliin ang pagbibigay ng firearms license sa qualified civilians. Makakatulong daw kasi sila sa paglaban sa mga krimen. If you have this coalition, you have a list of people who are there and who can arm themselves, I will order the police. If you are qualified, get a gun and help us enforce the laws. Ikinaalarma naman ito ng Commission on Human Rights. Para sa kanila, sapat na ang PNP. Babala pa ng CHR, maaaring magdulot ng lawlessness at pagkalat ng illegal na armas kung mabibigyan ng baril ang mga sibilyang walang sapat na training. Kahit si VP Lenny Robredo, kontra rin sa mungkahi ng Pangulo. Masyadong delikado yan, Kaeli, kasi nangyari na yan in the past, di ba? Ang laking responsibility, ang laking accountability. Yung pag-aarmas, Kaeli, hindi yan basta-basta eh. Yung risk ng pang-aabuso, ang laki. Para naman kay Senador Panfilo Lacson, ang dapat gawin ng pamahalaan ay higpitan pa ang pagbibigay ng permit sa mga nag-a-apply na makakuha ng baril. Magulo yan. Magulo yan. Sa US nga, di ba, dahil ang luwag ng kanilang pag-aarmas, di ba, paminsan-minsan, may nangyayaring napakarami napapatay. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, dati nang binibigyan ng armas ang mga sibilyan. Pero kung gustong luwagan ng Pangulo ang proseso, ay kailangang amyendahan ang batas. Suportado naman ng PNP ang Pangulo at tiniyak na susundin ang proseso sa pagbibigay ng permit. That the President's suggestion is to encourage voluntarism and definitely not vigilantism. Batid natin Pangulo at kami mismo sa PNP ang panganib na kakaharapin ng mga volunteers for standing up against criminal elements. And that includes members of the NPA. And the suggestion made was aimed at ensuring their own protection. Sa ngayon, kailangan ng license to own and possess firearm at firearm registration para maging lehitimong gun owner. Kung gusto itong dalhin sa labas ng bahay, dapat na mag-apply ng permit to carry firearm outside residence. Pero bawal itong i-display sa publiko. Bago makakuha ng mga permit, kailangan din munang makapasa sa drug test, neuropsychiatric test, at final interview. Sabi naman ng Palasyo, pinag-aaralan pa ng Pangulo ang pag-aarmas sa anti-crime volunteers. There's not a policy yet. I'm sure it will be subjected to full staff work. Pero meanwhile, may realidad na habang tumutulong mga volunteers, may banta rin sa kanilang mga buhay. Para sa 1PH, Patricia Mangune, News 5.